Maging sa Kota Island, sa Spratlys na inaokupa ng Pilipinas, may mga umaali-aligid ng Chinese vessel ayon sa isang ulat. Itinanggi yan ng AFP. Pero sabi ng Malacanang, kung totoo yan, dapat umalis doon ang mga Chino na katutok si Joseph Moro. Hindi lang pala sa Pagasa Island sa Palawan nakapuesto ang mga Chinese militia, pati pala sa Kota Island na taong 1978 pa inokupahan ng Pilipinas at Panata Island. Ang Kota Island o Luwasa Island ay isa sa pinakamalalaking isla sa Spratly Islands sa Palawan. Sa ulat ng Inquirer.net, mayroon daw tinatayang 15 na mga Chinese vessels sa Kota Island at malapit sa Panata Islands. Sa litratong ibinigay ng source ng Inquirer, makikita ang mga bangka ng Chinese na umano'y mga Chinese militia o peking mangingisda na kontrolado ng Chinese government. Itinanggi ni AFP spokesman Brigadier General Eduardo Arevalo ang ulat. Sa report daw ni Westcom Chief Vice Admiral Rene Medina, wala raw nakita ng Chinese vessels sa Kota Island. Pero kung totoo man daw ito, hindi raw ito pwede, sabi ng Malacanang. They should. They have no business being there. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinabi ng Malacanang na dapat umalis ang China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kung nagbabago man daw ang tono ng pananalita ng gobyerno sa China, yan ay dahil may tamang panahon para rito. While we remain friendly with respect to trade relations, we will always assert sovereignty when it is being impaired or assaulted. It is, if they continue to be present in our territory, then it is an assault to our sovereignty. Bago yan, sinabi ng Department of Foreign Affairs na paglabag sa sovereignty, sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas ang paglalagay ng China ng Chinese militia sa Pag-asa Islands. Dahil sa pagtambay ng Chinese militia sa ilang bahagi ng Pilipinas, naungkat ang sinabi noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na magje-jetski siya sa Spratly Islands at itatayo ang bandera ng Pilipinas. Sabi ng Malacanang, drama lang naman yung pagpupunta naman. The better action would be to file a diplomatic protest and then raise that as an issue in the bilateral meetings between the two countries. Maghahain daw ng protesta ang Pilipinas sa China dahil sa mga Chinese militia na nasa Kota Island. Joseph Moro, nakatutok 24 oras.